Hello there mga kwatsero, good morning. So ayon, galing kami ng Registry of Deeds kaninang umaga kasi inaayos namin yung papers dito sa farm. And ipapakita ko sa inyo yung aming DIY na tapahan. Tapahan yung tawag namin dito. Ewan ko sa inyo, comment down below kung ano yung tawag nyo dito. So, ito yung pintuan. So, hawakan natin. Try natin isarado. Ayan. Importante kasi mga kwatsero na may pintuan yung tapahan para matrap yung mga smoke o yung mga aso o kung anumang tawag nyo dyan. Para ang daluyan niya ay papunta lamang sa itaas para maluto yung mga kopra na nilagay namin sa ibabaw. So tulad nito, dry na siya, pwede na siyang isacking or ilagay sa sako at isantabi lang muna sa bodega. Dahil ang tapahan namin ay DIY lamang, entonces wala siyang bubong, isa sa mga iniiwasan namin ay yung umulan. Gaya nito, hindi maganda yung panahon, kaya tinatakpan lang namin ng yero yung ibabaw para hindi mabasa. Dahil kulang kami sa mga kagamitan, so itong isang puno ng ipil-ipil, ginawa namin improvise na pangtanggal ng bunot. Dahil may ugat to, matibay to, hindi siya pagalaw-galaw. Ayan naman yung mga bisol namin na pinapakain namin sa baboy. Tapos dito kami kumukuha ng mga panggatong sa aming koprahan. At ito na nga mga kwatsero. Nag-uumpisa ng bumagsak yung ulan. Nakakayamot. Ano si ulan man? Nag-start na malaglag yung mga ulan talaga. May problema pa kami dito mga kotsero kasi last week sobrang lakas ng hangin. Ngayon sa sobrang lakas ng hangin, yung trapal namin dito sa kusina, grabe, nawarak. Sobrang warak yung nangyari. So what happened now? Tingnan nyo. Yan. Yan yung kusina namin ngayon, walang bubong. So gagawa pa kami ng kusina namin, lalagyan namin ng bubong. Yan. Wala na, walang bubong, nalaglag na yung bubong dyan, nasira. Siyempre, ang question nyo, saan kami nagluluto ngayon? So, dito kami nagluluto. Yung kusina namin, ayan, walking kusina yan, walking kalan. So, kung saan yung malimlim, dyan kami naglalagay ng aming lutuan. Kasi yung kusina nga namin, walang bubong. So, dyan. Ngayon, pag mainit naman dito, lipat naman kami sa ibang lugar. Yan yung istorya ng kusina namin. Yan naman mga kotsero, ipapakita ko sa inyo ang DIY namin na pagtanggal ng niyog sa bao. Bibiyakin natin yung niyog. Tapos, saka natin lulugitan or susungkitin. Ganito din ba yung mga gamit nyo, mga kotsero, sa lugar ninyo? Dito kasi sa amin, ito yung gamit namin. Yan. Itutulak mo lang siya pailalim, tapos saka mo susungkutin. Makukuha mo na yung laman. Diretso, kebrantaw, no? Labing, ang kapal ng laman niya. Kinaduro gayo. Bing, kapal yung laman niya, no? Ang kapal, oh. Kapal. So yan na yun. Tapos ilalagay na doon. Sige, sample natin. Ilalagay na natin ito ngayon doon sa tapahan. Ito na nga mga kotsero. Yan o. Amazing no? Ngayon ka lang ito nakita kung paano nila ginagawa. So, pupunta tayo doon sa tapahan para ilagay ito. So, sakto, nandyan si Francis. Nagpapausok siya. Yan, sinisindi niya yung mga nilagay naming mga kahoy, mga bunot dyan sa ilalim. Francis, kamusta ka dyan? Inani, may ihaling ka ba, God? Yeah. Inani, may ihaling, God? Maluto ka ni hang tudog, ma? Luto, gamay, nagay na kayo.
Kita niyo. Nani may ihalin niya. Ito nagay na niya ang gabi. Inya gabi? Inya, hindi to. Ito nga ba? Di po niya. Ang alas 5, ang alas 10. Okay, pati niyo mapalong. Uy, kabalo na ko sa teknik para mapugat. Butagi, bato sa ilang loko. Buwan magtubigod. So, mga kotsero, bukas magtitinda kami ng kopra. Kailangan namin tong patuyuin. Kaso namatay man. Hirap lang mag-apoy kasi basa. Pero ayan na, nag-apoy na siya. Tapos, para yung usok diretso lang pataas, kailangan nating isara yung pinto. Ayan, perfect! So nakikita nyo yung usok, pataas na, lumalabas na sa taas. So sa pamamagitan ng usok na yan mga kwatsero, naluluto na ang kopra. At maibebenta na namin bukas, yehey, yayaman na kami. And the day has come mga kwatsero. Ayan, nilalagay na namin ang mga kopra na nakasilid sa sako dito sa aming Fortuner. Yehey! Opo, Fortuner yung tawag ko dyan sa balsa. Tapos yung driver ay yung kalabaw. Tapos itong mga kopra, kakalagay lang namin sa sako. Ayan, dadalhin na rin namin sa balsa. Actually mga kwatsero, ganyan din yung katawan ko noon eh. Bato-bato. Kaya kong bitbitin yan, oo, noon yun, nung tulog pa ako. At kukunin pa ni Wilson yung ibang mga nakasako sa taas. Samantala, kami naman ni Jello ay meron kaming Operation Backlash. So ngayon, naglalakad ako dito sa sapa. Pupunta ako doon sa kahoy na nakaharang. Tatanggalin namin yon. Kasi mahirap ang dumaan yung kalabaw. Dahil nga, pupunta kami sa bayan. Excuse me, para magtinda ng kopra. And this is my first time to sell kopra. I'm excited. Kasi farm produce ko na to. Yung mga tropa ko, nagpakahirap anihin yung niyog, tapos tinanggal sa bao, tapos nilagay sa landahan. Landahan yung tawag nila dito eh. Yun. So, ito yung one of the many challenges that we encountered here. In the farm, kailangan namin tanggalin yung kahoy na nakaharang kasi natumba ng malakas ng hangin. Si Jello, nauna na siya doon, dala niya yung axe. Ano ba yung axe sa Tagalog? Ah, palakol. May dala siyang palakol para tanggalin yung kahoy na nakaharang. Malaking kahoy ito eh actually. Mahirapan kasi yung kalabaw dumaan. Ito yung nilalakad namin everyday palabas ng Barangay Road. So dadan kami sa malamig at malinis na sapa. So sometimes I call this a river, sometimes sapa. Yan si Jello. Nung may malakas na hangin na itumba to. So we have to remove this. Oh, ako naman. Ako naman. Mahirapan kasi dumaan yung kalabaw dyan. Tapos may apat na sako more or less na kopra. Kaya
kailangan namin tanggalin. Ay, andiyan ka pala sa taas? Ah. Magtitinda kami ng kopra. Oo. San? Ano? Kulang-kulang apat. Ayun na nga mga kotsero, tinulungan kami ng kapit farm namin. Kasi dumadaan din sila dito. So ayan, tanggal na. Yehey! So kailangan na lang namin to ilagay sa tabi para hindi na abala sa mga dumadaan na kalabaw, baka, at saka mga kabayo. Ang mode of transportation namin dito mga kwatsero, lalo na sa aming mga farm produce, ay itong balsa na hila-hila ng kabayo. Kalabaw pala. Sorry naman. So, ma-amaze ka dito mga kwatsero kasi mga bata pa lang tulad nyan, marunong na silang maghanap buhay dito. Marunong na silang mag-alaga ng hayop, marunong na silang mag-drive ng karabaw at ng balsa. So, sila yung kasakasama ko hanggang sa makarating kami doon sa highway. Dami namin, oh. Kala mo naman, milyones yung dalang kopra. Ano gusto mo pa sa lubong, Daryl? Pan? Jollibee? Ah, grabe man. Ano gusto mo, chinelas? Ha? Ah, nakasanilas doon kabuok. Sa'yo mga sanina. Naglalakad lang kami dito sa Bukirin para magbenta ng kopra. Ang driver si Daryl. Pinakamabait. Lakas ng hangin. Lakas ng hangin. May kasamang pag-ambon. So ayan mga kwatsero yung dinadaanan namin. Grabe. Ang layo at saka maputik yan pag umulan. Yung kalabaw namin galit na kasi hindi na niya tinitignan yung dinadaanan niya. Bad trip na siya. Kanina pa to siya naglalakad tapos ang bigat ng dala niya. Kawawa. Yan, medyo malayo-layo pa kami ng konti. Sige lang. Tiil ni mo, oh. Ma, saan ka naman dumadaan, ma? Ang tiil ni mo, ha? Tiil ni mo. Uy, ang motor. Pataka lang siya lakaw. Pasaway tong kalabaw na to. Pagod na. Hindi na tumitingin sa dinadaanan. Galing ng driver, oh. At last, nakarating na rin kami sa aming sasakyan. Ay bang, may taxi siya, sakay man. Poto. Tinda ni Mother Turon. So, yung merienda namin. Yan. Nagpagas muna kami. Sa Amerikano, may kulay buhok. Mag-guidance. So, ganito kami dito sa bukid, mga kwatsero. Ang merienda namin, puto. At nakarating na nga kami sa bentahan ng kopra. So, ayan yung kopra namin. At i-unload na namin, mga kwatsero, sa katitimbangan. Yung feeling ko dito mga kwatsero, sobrang exciting kasi yung pinaghirapan namin magiging pera na. So ito na nga, tinimbang na. Ayan, lagpas 40 kilos. Tapos ito pa ulit. Ayan. Tapos ito na nga, umabot ng 166 kilos minus 1 kilo, 165 na lang. At ang kinita namin ay 3,795. So mga kwatsero, uwi na tayo, na fake news tayo, piso lang pala yung difference. Tapo kami sa malayo, tapos wala naman pala Jollibee dito. So naglalakad na kami pa uwi, kahit konti lang yung kinita namin sa kopra, at least may cokes.
may cokes, may tinapay, may pasalubong kami. Oh, di ba? Social. At aming pinagsaluhan mga kotsero ang coke at ang tinapay para sa masarap na tagumpay. Kahit konti lang ang kinita namin, goods na yon. So, ganito yung panahon ngayon dito. And kakainin na namin ang aming mga merienda. Okay? Maraming salamat sa panonood mga kotsero. And kung kayo ay nakaranas din ng pagkokopra, kamusta naman yung presyo dyan sa area ninyo? Yeah.